Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Teresita Stoddard. Please subscribe po. Marami na tayo ngayon. Gusto ko dumami pa. Yung istorya po ng buhay ko, kaya lahat ng nangyayari, pinapakita ko sa inyo. Gusto ko maging inspirasyon up sa lahat. Kasi nung pumunta ako sa Amerika, ang baon ko lang pera, $20. Pagdating ng tinawag kasi ako, dahil siguro kahinahinala ako, pinapasok po ako sa loob ng immigration. Buti yung katabi kong nurse sa upuan, sabi niya, eto tita, papahiram ko yung wallet ko, tinanggal ko na lahat dyan ng ID ko. Meron akong $500 and 25 cents. Tatandaan niyo yun. Kasi tatanungin kayo, magtuturis kayo, wala kayong pera. $20 hindi kayo papasa. Kaya gano'n na po, ang tahit ng dibdib ko, yung kaba ko, sabi ko, God, para sa mga anak ko ito, bigay mo na sa akin. Pagdating ko doon, gagawin ko lahat ang magagawa ko para mapabuti ko lahat ang kalagayan namin. Kahit anong hirap, titiisin ko. Talagang tiniis ko po. E di nung in-interview na ako, ang laki ng tao, nakakatakot. Sabi ko, God, kayo na po ang bahala sa akin. Alam nyo, hindi para sa sarili ko ito. Marami ang gusto kong mapasaya at mapaligaya. Kaya tinanong agad ako, ano raw ang gagawin ko sa Amerika? Sabi ko, aanakin ko yung anak nung friend ko, si Marlene. Dala ko nga yung pambinyag. E bit ko pa. Pinakita ko. Sabi, are you sure you are coming back to the Philippines? Yes, of course. I have a newborn son there. He needs a motherly care. Tapos, how much money do you have? Because tourists, you need to have money. Sabi ko, I cannot say that I'm really a tourist because my purpose is just to get that baptismal done. And then I'm coming back to the Philippines. Naniwala naman, pagdating ko sa labas, akala ko, himatay na ako. Sabi nung nurse, inihintay ako. Sabi ko, yun yung pera. Tinanong nga pala ako, magkandala akong pera. $500 and 25 cents. Yun. Kaya, akala ko talaga, himatay na ako sa nervyos ko. Sabi ko, God, eto po yun pagkalaw mo sa akin. Mabago ang buhay naming mag-iina. Pati nung ibang kamag-anak namin. Kasi mag-isa lang po akong bumubuhay sa mga anak ko. Hindi ko kakayanin mapag-aral sila sa college. Kailangan po nilang mag-aral. Pagdating ko sa Amerika, yung naging employer ko doon, apat ang anak na suwail. Napaka-spoiled ang mga bata. Yung ina naman, nagpapabili ako ng pang-map, sabi sa akin, you need to kneel down on your knee and clean my floor. You don't need a map. Sabi ko, okay, tiniis ko po lahat yun. Dahil di naman talaga ako sanay sa hirap, dito may dalawang bakery ako, nag-uutos lang ako. Pagkagabi, nakakatulog po ako, umiiyak. Nagigising ako, umiiyak, pero titiising ko lahat. Dahil lang sabi ni God, dinala kita dito, gawin mo magagawa mo. Talagang tiniis ko po lahat. Marami ako mga naging employer na hindi tama po yung ginagawa sa akin, pero tiniis ko po lahat. At pagkatapos nung pag weekend naman, agawan silang sunduin ako para ipagluto ko sila, kukisin ang buhok nila, manicure, pedicure, ginagawa ko po lahat yun. At doon ako nakilala ni Ron sa mga posada sa kitchen, nagparty sila. Ako ang may music pala tayo. Pakipatay mo na yung music. Baka tayo makakopyright. Hindi din yan. Sa kitchen ako nakilala ni Ron. Pinainom siya ng juice yata o ano. Nilabas niya sa kitchen yung baso, nandun ako luto ako ng luto, pawisin. Hindi nakaayos. Nagpakilala sa akin, nagpakilala din ako, sabi ko, my name is Teresita, Tess for short. I have 7 children and grandchildren. Dahil kabilang na po si Joseph nung sa mga anak ko eh. Binantayan niya ako doon. Sabi niya,
Can I invite you for a lunch or dinner? Sabi ko, I will talk to Tatang Nick. Sabi ko, Tatang Nick, ito, kinukumbidan niya tayo mag-lunch. Nakitayo na. Sabi, ayun, sumama sila. Pangatlong beses, sabi niya, you know what, I'm not rich. Can I invite just you? I will not do anything that you don't want, that you don't like. Sumama naman na po ako. Nung ika 18 months ko doon, pinakasalan po ako ni Ron. Sabi niya, mag-i-inquire lang daw kami. Eh, yung inquire na yun pala, kinakasal na po kami. Kaya, ayun, wala pang film yung kamerang inabot niya doon sa nagkakasal sa amin. Kaya wala kami pictures. Nandiyan po yung story yan sa aking kauna-unahang mga YouTube. Doon po talagang tinis ko. Nung nagkapapil naman ako, sa araw, nagbe-babysit ako. Sa gabi, nagkakarpintero po. Nagko-construction po. Ako namimili lahat ng gamit. May tigagawa ako. Bibili ako ng bahay, i-repair, paupahan o ipagbibili. Si Doc Jess, umupa sa bahay natin yun eh, doon. Yung kaibigan po namin, doktor, si Doc Jess, umupa po yun doon sa isa sa bahay ko. Ganun po. Pag halos yung buong 24 hours ko, konti lang po tinutulog ko. Hindi ko po sinasabi sa inyo naging masarap ang buhay ko sa Amerika. At talagang ginawa ko po, magagawa ko para makumita. At ang pinaka-importante po, mag-ipon. Yung po ang pinaka-importante, mag-ipon tayo. Kung ang kinikita natin ay halimbawa sa isang linggo, 500, yung 200 po itabi natin, yung 300 pagkasyahin natin. Pati yung pampadala sa Pilipinas. Kaya po, nakikita nyo ngayon, akala nyo napakasarap po ng naging buhay ko. Hindi po. Marami akong tinis. Ngayon naman po, ang problema ko, yung asawa ko, si Ron. Mula nung nagka-stroke siya, nag-iba po ugali niya. Eh, nung isang araw, pinapakuha ko lang yung picture nung driver's license niya, tsaka yung passport niya. Pati si Edison, sabi mi, hindi ko maintindihan si Dad. Sabi sa akin, hello, hello, can I take a shower first? O, alas 12 na po yun, hanggang alauna, naghintay ako, walang dumating. Hindi niya po ako pinakausap, hindi ko alam kung bakit. Pero pagdating ko doon, ganun naman po talaga kasi naintindihan ko siya, nag-iba po yung pag-iisip niya. Kaya, yung buhay po natin, alam niyo po bang napaka-importante ni God? Talagang susubaybayan tayo, gagabayan tayo. Siya po talaga ang kausap ko, si God, kahit ngayon. Kaya yung kinoconsider ko rin po sa mga YouTube ko, Reels, TikTok, yung pananamit ko din po, ayokong nakikipag-usap ako kay God pagkatapos ganun ng mga pananamit ko. Tsaka, hindi naman po masagwa yung ginagawa ko. Mga joke-joke-joke lang po yung makakatulong din sa akin yun. Yung pa, nawala si Joseph, masakit po sa amin lahat. Lahat kami nalungkot hanggang sa huling hininga niya. Eh, nandun kami sa tabi niya. May umahawak sa kamay niya, may umiiyak. Ako po ang pinakamalakas umiiyak. Pero iniiyak ko po, my God, puro ganun. Kaya, sana po makapulot kayo ng aral sa nangyari sa buhay ko. Talagang nilakasan ko po loob ko para makarating dito sa Amerika. Nag-tourist po ako, wala akong kakilala dito. At ginawa ko po magagawa ko para igalang ako ng mga tao na nakasama ko at makakasama ko pa. At wala po akong inaagrabyadong tao. Kaya gusto ko po maging maayos ang pakikisama ko sa lahat. At kahit ganito na po ang kalagayan ko, mababa pa rin po ang tingin ko sa sarili ko. Kasi kailangan ko pa rin pong
77 years old, nagtatrabaho pa rin po ako. Pero yung mga employer ko, ginagalang po nila ako, si Julia. Siya po nagpiprepare ng pagkain ko. Kaya nagpapasalamat po kay God dahil sinabi ko, bigyan niya ako ng mga taong mamahalin ako at mamahalin ko rin sila. Kayo po lahat ay mahal na mahal ko. Sana po makapulutan niyo ng aral ang inspirasyon ng buhay ko. Isa lang po akong babae na maraming anak at may mga apo na. Nandun na po ngayon sila sa Amerika. Hindi ko po pinatatanaw ng utang na loob yun. Hindi po. Dahil nagsikap din po sila. Kaya pag pinadala ka ni God sa isang kagaya ko, pagdating ko dito sa Amerika, para narinig ko yung boses ni God. Ayan, pinagbigyan na kita. Gawin mo na magagawa mo. Puro inihiling mo, mapabuti kayong mag-ina. Gawin mo, magagawa mo. At susuportahan kita. Ganun po kabait si God sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na minsan nahihirapan tayo, tayo po ay hindi niya iniiwan. Sinusubukan lang po niya kung hanggang saan tayo makakatiis. Kaya, thank you po God sa lahat ng blessing na binibigay niyo sa amin at sa mga tao binigay niyo sa aking YouTube, sa aking Reels, sa TikTok. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Kaya, ako po si Teresita Stagard. Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. I love you all. God bless us all.